Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang UNLAD Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba ka-epektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Sa paglaganap ng insureksyon sa probinsya ng Eastern Samar, ilang bayan nito ang naging epicentro ng mga mapaminsalang aktibidad ng Communist Terrorist Groups o CTGs ng New People's Army. Tangan-tanga ng kanilang ideolohiyang dahas, pananakot at pangingikil ang pangunahing dulot. Mga inosenteng sibilyan ang mga kalimitang naiipit at kanilang mga pangunahing biktima. Pilit na sinisikil ang kalayaan kapalit ng pinaniniwala ang tuwid na pamamaraan. Ang probinsya ng Silangang Samar ay binubuo ng 22 munisipalidad at isang syudad. Sa lawak nitong higit 4,600 square kilometers, malaking bahagi ng kalupaan nito ang katatagpuan ng mayabong na kagubatan at kabundukan. Taglay rin ito ang malawak na dalampasigan sa silangan. Ngunit sa likod ng maganda nitong imahe, pilit na nagkukubli ang isang katotohanang hindi maitatanggi. Ang naging laganap na presensya ng New People's Army o NPA sa probinsya. Rason upang ito ay mabansagang Malacanang ng pulang kilusan. Silang Samar. At saka yung Samar in general. Okay. Talagang has been the hotbed of insurgency for more than 50 years. Talagang dyan, napakalakas dyan. Ang daming ambos, ang daming issues yan. Ngayon nga, nananatili na isa pa yan sa sinasabing last bastion ng komunista dyan. No? Sa kasalukuyan, 12 sa mga bayan nito, kasama ang kabisera nitong Borongan City, ang napapabilang sa insurgency conflict affected area ng pamahalaan. Mga bayang dating naging pugad, kampo o kaya naman ay daanan ng makakaliwang kilusan. Bilang isa sa madalas noong mahanay sa pinakamahihirap na lugar sa bansa, kahirapan ang isa sa maituturong pangunahing dahilan kung bakit talamak ang insurensiya sa probinsya na siya namang tinutugunan ngayon ng pamahalaan. Sa gitna ng mga banta at mga problema sa kapayapaan, hindi maipagkakaila na patuloy pa rin ang pag-ahon ng matitibay at matatapang na waray. Patunay dito ang tinatamasa nitong modernisasyon at kaunlaran, tulad na laman ng bayan ng Dolores na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Eastern Samar. Isang third-class municipality, mayroon itong 46 na barangay at pinaninirahan ng 44,626 na mga katao. Isang indikasyon ito sa malaking potensyal na mayroon ng bayan na mas magsusulong ng kaunlaran, na mag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan nito. Despite sa nangyari sa Usminia, ang tiwala ng mga investor na maglagak sila ng mga negosyo nila dito sa Dolores. Sa kabila ng pangarap ng lokal na pamahalaan ng Dolores at ng mga mamamayan nito sa pagkakaroon ng mas maunlad pang pamayanan, ang hindi maitatangging banta hindi lamang sa ekonomiya ng bayan, kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga-Dolores, ang natitirang presensya ng New People's Army sa kanilang lugar. Agosto ng nakaraang taon, naging laman ng mga balita at pahayagan ng bayan
Matapos ang naging opensiba ng Joint Task Force Storm ng 9th Infantry Division laban sa isang grupo ng New People's Army na nagkakampo sa liblib na bahagi ng Barangay Osmeña, matatagpuan 40 kilometro ang layo mula sa poblasyon. Ang naturang kampo nagsisilbi umanong pagawaan ng anti-personnel mines ng NPA. Nagulat din ako pero base po sa 18 years na experience ko na nandito po ako, nahalala bilang konsehal, vice mayor, hanggang ngayon mayor ngayon. Yung pangyayari po sa Osmeña, masasabi ko pong isolated na case po yun. So doon ko nalaman na may operation pala ang military sa kampo ng NPA daw doon. Very successful. Alam mo, a day before that encounter happened, nandun ako sa barangay na yun. Matapos ang halos kalahating araw na operasyon, 20 miyembro ng New People's Army ang napaslang. Kabilang din sa mga na-recover sa nakubkob na kampo ang 29 na high-powered firearms at ilang anti-personnel mines. Isang indikasyon ang mga nakumpiskang armas at pampasabog sa maaring maidulot na pinsala ng grupo hindi lamang sa Silangang Samar, kundi maging sa mga karatig nitong probinsya. As much as possible, gusto namin magkaroon ng kapayapaan. Binibigyan namin sila ng pagkakataon para sumuko. Pero kung talagang pipiliin nila na makipaglaban sa Philippine Army o sa government natin, we have no choice but to use all available assets ng Armed Forces of the Philippines. Kung di naman natin gagawin yan, baka tayo naman yung namatayan or mamatayan. Kinalibutan ako, naawa din ako. Napakasakit na mayroon pa palang ganung kalaking grupo sa Dolores, spite of the fact na tuloy-tuloy yung efforts namin. Bunsod ng mga kahalintulad na pangyayari na pabilang ang bayan ng Dolores sa LCAC municipalities ng Eastern Samar. Sa kasalukuyan, 8 sa 46 na mga barangay nito ang ngayoy kabilang sa LCAC barangays. Mga barangay na prioridad ng pamahalaan na mahatiran ng iba't ibang mga programa nito sa pamamagitan ng iba't iba nitong mga ahensya. 8 po na barangay ang sakop ng LCAC dito sa Dolores po. Kabilang sa mga barangay na kasama sa talaan ang Barangay San Isidro, Barangay Aroganga, Barangay Rizal, Barangay Caglauan, Barangay Santa Cruz, Barangay San Roque, Barangay Denegpian at Barangay Osmeña. Bukod sa pagiging prioridad ng mga proyekto ng gobyerno na katakdaring makatanggap ang mga nasabing barangay ng 20 milyong pondo upang kanilang maisakatuparan ang mga hiling na proyekto alinsunod na rin sa kanilang isinumiting barangay development plans. Nung mapili yung 8 barangay na to, nagkaroon po kami ng dialogo sa mga tao doon. Hiningi po namin sa kanila kung ano po yung mga proyekto na gusto nila na dumating doon sa barangay nila. Yun po yung sinabi namin na yung pondo na galing dito, galing po ito sa nasyonal. Rikta po na ibibigay sa barangay, rikta na mararamdaman ng mga tao sa barangay natin yung malaking pagbabago sa barangay nila. Upang masiguro ng lokal na pamahalaan na maayos nitong magagabayan ang mga pangangailangan ng LCAC barangay, patuloy itong nakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines o AFP, partikular na sa 52nd Infantry Battalion na naatasang pangunahan ng sitwasyong pangseguridad sa bayan ng Dolores. Minabuti rin ng alkalde ng bayan ang pagkakaroon ng regular na pagpupulong kasama ang mga punong barangay nang sa ganon, direktang maririnig at mabibigyang aksyon ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. 3 ko pong sitio na nangangailangan ng electrification. Yung transportation namin, yung pump boat, 4 o 5 oras yung biyahe niyan. Kaya pinapangarap din namin yung mga barangay na nasa kanan ng Dolores River na makunik-kunik kami ng mga kalsada para madali yung pagdala ng mga produkto namin sa bayan. Yung biyahe papunta sa amin ay napakahirap kasi 33.5 kilometers away from the municipal town. Tapos mababa pa yung tubig. Kailangan po talaga namin ng mga projects like farm to market road para po yung mga agricultural product madaling matransport to municipality. Ang naging aksyong ito ng lokal na pamahalaan at ng kasundaluhan ay alinsunod na rin sa Executive Order No. 70 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, binigyang pansin ang pangunahing pangangailangan ng mga naghihikahos na komunidad upang maiwasang masamantala ng mga makakomunistang grupo.
Ngunit sa kabila ng mga hakbang at pagsisikap ng administrasyon na matuldukan ang problema sa insurhensiya sa bansa, tahasan ang pagtutol ng ilang mga mambabatas sa pondong alokasyon at ilang probisyon ng nasabing kautusan. Para sa panig ng mga punong barangay at komunidad na napangakuan na makakatanggap ng nasabing alokasyon, maituturing na isa itong masamang balita na wag sanang maisakatuparan. Masama yung loob namin kasi pinaasa na kami na mayroon. Matutulungan na yung gobyerno namin. Hiningan na kami ng mga priority project, kung ano yung mga priority project namin sa barangay namin. Kung hindi matutuloy yun, masasabi ng mga tao na asa na ba yung gobyerno na yan? Bakit sabi bibigyan kayo katapos wala naman palang maibigay? Para lungkot kasi nga umaasa na ang sambayanan namin. Pangalawa ako bilang punong barangay na umaasa rin. Medyo nalungkot din. Pero hinahangad namin na sana mabago ang isipan na kung saan naghahadlang yan, na sana mabuksan na matulungan ang mga barangay tulad namin sa aming mga pangarap. Para sa akin, malaking tulong yan para sa aming barangay kung ma-implement yan doon sa amin. Iisang tinig kung maituturing ang panawagan ng mga punong barangay, lalo na at sila ang maituturing na biktima sa presensya at mga halang na gawain ng mga makakaliwang kilosan. Kung titignan natin yung mga barangay na nakalagay dyan, yung mga affected na barangays na yun, ayun talaga yung mga malalayong barangay na wala silang kakayahan para iangat yung kanilang pamumuhay out of their regular na nare-receive nila ng internal revenue allotment. So kailangan talaga ng intervention ng ating national government para mapaunlad o mapaayos natin yung kanilang pamumuhay. So kami sana hindi talaga madipan. Kailangan talaga yan. Kailangan talaga dun sa mga barangays na yan. Yun din yung naipangako ng ating RCSP teams na mabibigyan sila ng suporta ng ating national government. Dapat hindi huminto kaming nasa gobyerno. Kasama ang simbahan, lahat ng sektor dapat kasama doon. Pagka ang susunod na Pangulo ay hindi magbigay ng ganong kasolid na suporta nitong anti-insurgency and peace efforts. And hopefully, hindi mangyari yan. No? Patunay na walang mabuting maidudulot ang ideolohiya ng New People's Army sa pamayanan. Ang mga testimonya at karanasan ng mga punong barangay sa bayan ng Dolores. Sa kanilang paglalahad, bukod sa ilang serye ng pagbisita at panghihikayat ng mga ito sa kanilang komunidad, maihahalin tulad sa isang salot ang ginawang pangingikil, pananakot at pagpapahirap ng mga ito sa kanila. Panihingi ng kahit ano para sa kanilang pangangailangan, siyempre kami natatakot. Kung humihingi sila, minsan nagbibigay kami. Nanghihingi sila sa barangay ng mga ayuda, kung ano-ano. May dumadating na sulat sa tesorero. Nanghihingi po ng kaunting tulong. Nababalitaan po sa ibang barangay na yung hindi nagbibigay, namamatay. Yung barangay ko ay maliit lang yung pundo. Wala talaga akong maibibigay sa inyo. Sabi ko, hindi ko nga maipagawa lahat ng mga gusto kong proyekto sa barangay ko. Kaya kahit patayin niyo ako, wala akong talaga ibibigay sa inyo. Parang buhay ang kapalit eh. Kapag halimbawa, isa ka sa, hindi sa kanila, humuod lang ka sa kanila, talaga kapalit ang buhay. Upang hindi na muling masamantala pa ng pulang kilusan ang mga komunidad, alinsunod na rin sa programa ng militar na Retooled Community Support Program o RCSP, minabuti nito ang paglalagay ng mga detachment upang tiyaking hindi na makakaabala ang NPA. Malaking tulong ang naibigay sa mga tao. Nang bigyan kami doon ng mga detachment, payapa na kami doon. Hindi na kami natatakot, wala nang mga MP doon na dumadaan sa aming lugar, wala na kaming nakikita. Mas pinalakas at pinagtibay din ng militar ang relasyon nito sa komunidad.
Sa kanilang pag-aamin, bagamat nagkaroon ng hindi magandang karanasan ng pamayanan noon, ngayon, puspusan ang pagsisikap nitong mas maipakita at maiparamdam ang sinserong serbisyo ng mga ito sa taong bayan. Maganda rin po kasi tumutulong naman sila sa community. Malaki naman po yung pagkakaiba noon at saka yung mga sundalo ngayon. Maganda, sir, yung mayroong mga RCSP doon dahil lahat ng mga lawless element nawala. Ang mga kasundaluhan natin ngayon ay mababait at saka marunong makisama sa mga civilian. Hindi sila abusado. Malaki ang pagkakaiba ng mga sundalo noon at saka ngayon. Okay yung relasyon natin sa kanila. Madalas kami mag-uusap ni Colonel Bugarin at saka sa AP at saka sa PNP. O, nagtutulungan tayo kung anong pwede natin may tulong ng LGU sa kanila, binigbigay po natin. Major factor yan, syempre. Yun nga sinasabi ko, major factor yan. No? Na talagang dahil ang gusto niya, kapayapaan talaga. Pero siya naman, hindi namang mga bomba ang dumarating. Serbisyo ang dumarating doon. Isang magandang resulta para sa kasundaluhan ang pagkakaroon ng mas maayos na ugnayan sa bayan ng Dolores at LCAC communities. Dahil para sa kanilang hanay, isa itong oportunidad hindi lamang upang makadaupang palad ang mga nangangailangan, kundi upang magbigay daan sa mga paparating pang programa ng pamahalaan patungo sa mga tunay na kapuspalad. Napakahalaga yon kasi nakakounter na natin yung intimidation ng mga communist terrorist group dun sa mga tao. So ngayon, yung mga tao dun sa mga barangay is pakiramdam nila safe na sila dun. Kasi nandun yung tropa natin para magprotekta sa kanila against dun sa communist terrorist group. At least, pag nandun na yung tropa, safe sila. Makakapunta yung mga local government unit natin para magbigay ng servisyo or basic services dun sa mga tao. Lahat ng mga barangay na under ng RCSP ngayon, wala po akong narinig na reklamo sa mga AP at saka sa PNP. Lahat po isinasabi nila na natutuwa kami na nandito yung military, na nandito yung pulis. Kasi nakikipagtulungan, tumutulong sa kanila ng mga maliliit na mga proyekto na pwedeng magawa ng PNP at saka ng AP sa mga barangay na to. Madarama rin ang pagpapahalaga ng pamahalaan hindi lamang sa mga komunidad na naapektuhan ng problema sa insurreksyon, kundi maging sa mga itinuturing na minsang nalinglang at nalihis ng landas gawa ng mapalinlang na ideolohiya ng armadong kilusan. Yung gobyerno, maraming programa para sa kanila. Unang programa ay bibigyan sila ng livelihood assistance para mamuhay at umasenso ang kanilang pamumuhay. Pangalawa is makakapamuhay sila ng tahimik na wala na sila, hindi na sila kinakabahan na anytime magkaroon sila ng encuentro with the law enforcement or the Philippine Army. So yun yung isang natin. So ibabalik natin lang sila sa mainstream society na kung saan dapat sila nandoon. Bukod sa pagsisikap na mahikayat na muling magbalik loob sa pamahalaan, isa pang binigyang prioridad ang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga dating kasapi ng New People's Army. Isang halimbawa ang itinayong demo farm katuwang ang lokal na pamahalaan at opisina ng Municipal Agriculture Office. Layunin nitong magbigay ng mga kasanayan at makabagong pamamaraan sa pagtatanim ang mga dating rebelde. Layunin din ang programa na mabigyan sila ng mga similya at pondong panimula para sa kanilang paghahanap buhay. Bukod sa pagtatanim, mayroon ding mga alagang hayop na ipinamamahagi sa former rebels tulad ng egg-laying chicken, biik, at kambing na kanilang magagamit bilang kapital. May mga trainings din na ibibigay sa kanila para kung ano man na ibigay na livelihood assistance sa kanila ay kaya talaga nilang patakbuhin at para umunlad yung pamumuhay nila. At kami sa aming part, nakikipag-coordinate din kami sa mga iba-ibang civil society organizations para magbigay din ng suporta sa kanila. Bukod sa livelihood at medical assistance na ipinamamahagi sa rebel returnees, naglaan din ang lokal na pamahalaan ng Dolores ng tulong na pinansyal na kanilang magagamit sa kanilang pagbabagong buhay. Nagbigay po tayo sa kanila ng 5,000 na assistance. Tapos yung iba, yung sa nangyari sa encounter, may pinagamot din po tayo. O tapos yung mga livelihood na binigay tayo. Tapos yung lima na nag-surrender, binigyan din po natin ng trabaho. Kasabay ng pag-asang matutuldukan ng problema sa insurensiya, ang pag-asang balang araw, muling makakabangon hindi lamang ang mga pamayanang minsang nabalot ng mapaminsalang pulang ideolohiya,
kundi maging ang pag-asang magkakaroon ng bagong simula ang buhay ng mga taong minsang pinaikot ng kapalaran ang pagkakakilanlan. Makakaasa po sila na kung ano man po yung pwedeng maitulong ng bayan ng Dolores sa kanila o kahit sino po. Recently nga may akong magdo-donate ang isang malaking company ng mga solar lights. Ay mayroong dalawang sitio doon sa Dolores. Elcac, yung barangay na yun, barangay San Roque, at saka Dinigpian, mayroong dalawang sitio. Ang kanilang clamor o kuryente, although may kuryente na sa barangay, sa sitio wala. So yung mga nagbigay na solar lights na mga bahay-bahay sa isang malaking company sa Manila, ay doon ko ilalagay. UNLAD Pilipinas. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa, mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan. Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Issue One-on-One tuwing Linggo. Dito lang sa PTV. Issue One-on-One. Napapanahon, patas at tapat na paglalahad, pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng may init na issue ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Dito lamang sa PTV. UNLAD Pilipinas. Bagamat malayo na ang kasalukuyang sitwasyong pangkapayapaan ng bayan ng Dolores, hindi pa rin naghihilom ang mga iniwang sugat sa lipunan na minsang sinamantala ng makakaliwang kilusan. Isa sa binisita ng UNLAD Pilipinas, ang isa sa walong identified ELCAC barangays, ang Barangay Aroganga. Bagamat ito ang pinakamalapit na identified ELCAC barangay mula sa sentro ng Dolores, nananatiling pahirapan ang daan upang marating ito. Sa unang pagtatangka ng aming grupo na marating ang barangay, naging balakid ang bitak-bitak at sirasirang kalsada patungo sa Barangay Aroganga. Dahil na rin sa malalaking bitak, naging hadlang ito upang madaanan ng mga sasakyang apat ang gulong. Kaya upang matuloy ang pagbisita ng aming grupo sa Barangay Aroganga, humiram kami sa karatig barangay nito ng tinatawag na chariot o sasakyang motor na may dalawang makakapal na gulong sa tagiliran, angkop na sasakyan sa matarik at sa mga malubak na daraanan. Dahil na rin sa pagiging dibdib at taas babang kakalsadahan, patungo sa barangay, may ilang beses na kinailangang marahan ang aming pag-andar. Matapos ang halos isang oras, aming narating ang Barangay Aroganga. Unang mapapansin pagdating sa barangay ang payak na pamumuhay ng mga taga rito. Mapapansin din ang makikipot na daan at mga lumang imprastruktura, tanda ng kahirapan at matinding pangangailangan ng programa mula sa pamahalaan. Ang amin na pagkasunduan doon lahat ng kasama at asimbliya namin ng mga tao, access road to, parang to market road. Problema rin ng barangay ang kawalan ng equipment para sa elektrifikasyon. Dahil magpasa hanggang ngayon, ilang power lines o daanan ng kuryente ang hindi pa rin nakakabit sa konkretong poste. Dahil sa ang electric namin, ang post namin ng electric, dalas kayo bahain, napakadali mabulok sir ang pagkahoy. Dahil na rin sa lokasyon ng barangay na nakahimlay katabi ng ilog ng Dolores, malaking problema ng komunidad ng pagbaha sa tuwing masama ang panahon. Dagdag pa rito ang kawalan ng maayos na drainage system na maaasahan sana sa oras ng walang tigil ang buhos ng ulan. Kahit na malapit sa ilog ang Barangay Aroganga, isang pasanin din para sa komunidad ang mapagkukunan ng malinis at maiinom na tubig.
Sa kanilang pag-aamin, marami pa rin ang nakaasa sa tubig na nagmumula sa ilog na kung minsan ay hindi naman maaasahan at nakadepende sa panahon ng kalidad ng tubig nito. Una, water system, from level 2 to level 3. Sa gitna ng mga hamong hinaharap sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga-barangay Aruganga, isang napakagandang balita ang pagkakabalangkas ng Executive Order No. 70. Hatid nito'y hindi lamang ang pagkakataon na bigyang solusyon ang kanilang mga hinaing, kundi maging ang pagkakaroon ng pag-asa ng mas masaganang pamayanan. Umaasa na ang sambayanan namin. Pangalawa ako bilang punong barangay na umaasa rin. Doon sir sa impact ng mga nasakupan ko, natuwa sila. Ang reaksyon nila ay napakasaya, napasaya na kumbaga ang hingyap, ang hanghan nila may iba matutugunan. Kaya doon sa pag-expect nila na may tumulong si President Duterte, natuwa ang impact doon sa project na aming target. Sana mabuksan na matulungan ang mga barangay tulad namin sa aming mga pangarap. Itong programa ng Pangulo, 20 million ibubuhos sa barangay. Okay. Walang pakialam ang national. Okay. Sasabihin ang national lang. Pag yan ang hindi natuloy sa susunod, sasabihin na naman, tingnan mo, ningas kugol lang yun eh. Kakambal ng pangarap na maisa sa katuparan ang mga proyektong kanilang isinaad sa kanilang barangay development plan, ang pakikipagkasundo ng punong barangay at ng komunidad sa pamahalaan na hindi na muling magbibigay ng tulong o kahit anong suporta sa communist terrorist group. Pero sa'yo pa nga, nung nagkaroon ng 52nd Battalion, nagkaroon kami ng agreement doon sa between barangay official and komunidad na di pwede nagpirmahan kami. Sa mas pinagtibay na relasyon ng mga barangay sa pamahalaan, patuloy na umaasa ang punong barangay na darating ang araw na mawawalan na ng puwang ang takot na minsang namayani sa puso ng kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng mga ilang beses na pagragasa ng mga problema sa bayan ng Dolores na bunsod ng insurensiya, nagawa nitong pumailan lang, patunay rito ang magandang takbo ng kanilang ekonomiya, lalong-lalo na sa mga nais na mamuhunan dito. Nobyembre ng nakaraang taon nang magbukas ang kauna-unahang supermarket chain sa bayan ng Dolores. Yung Pure Gold po nagbukas rito, nag-invest po sila ang Pure Gold dito sa bayan po ng Dolores. Dinaluhan rin ang pagbubukas ng supermarket chain ng ilang opisyal ng bayan, militar at ni Eastern Summer Governor Ben Evardone. Para sa kanila, isa itong hudyat sa mga nakaabang na oportunidad hindi lamang para sa bayan ng Dolores, kundi maging sa buong probinsya ng Eastern Samar. This only means that there is confidence by investors in our province, in this municipality, because they believe that we are in the right direction in ensuring peace and stability in the province. Bukod sa ilang supermarket chains na kasalukuyang matatagpuan sa ilang bayan at syudad ng Eastern Samar, magandang balita para sa mga istihanon ang pahayag ng kanilang gobernador patungkol sa mga nakaabang pang mga mamumuhunan sa kanilang probinsya. Maraming interesado rito, no? Maraming nasa pipeline. In fact, yung Coast Guard, dito itatayo yung regional training center. That's the biggest facility of the Coast Guard in the region. So, malaking bagay din yan para sa progress dito sa lugar na ito. Saad din ng gobernador, buo ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa kanilang probinsya dahil na rin sa maayos na kalagayan ng kanilang lalawigan patungkol sa insurhensiya. They believe that those are isolated incidents and I think we are on the road to genuine peace and stability in the region and in the province. Kaparehong pangitain rin ang natatanaw ng pamunuan ng bayan ng Dolores pagdating sa mga nakaabang na potensyal at oportunidad na nakaabang para sa kanyang nasasakupan. Opo, nagpapakita lang po yun na ang tiwala ng mga investor na maglagak sila ng mga negosyo nila dito sa Dolores despite sa nangyari sa Usminia. Naging maagap at masikap din ang pamunuan sa pagbibigay ng panahon na manghikayat ng mga nais pang mamuhunan sa kanilang bayan.
Sa ad ng alkalde, personal niyang binibisita ang ilang mga bangko at business owners upang personal na maimbitahan ang mga ito. Iniikot ko po yung mga malalaking bangko. Sinabi ko po sa kanila na maglagay po sila ng branch dito sa Dolores. At saka yung mga negosyante, nasa Tacloban, nag-ikot ako dyan. Sabi ko, ako maglaga kayo rito ng business nyo sa bayan ng Dolores. Upang mas marami pang investors ang mahikayat, sinikap ng local government unit na gawing mas madali ang pagpoproseso ng mga aplikasyon. Agad naman itong nagbunga dahil sa darating ng mga buwan, may mga panibagong establishmento at negosyo ang magbubukas na sa bayan. Ngayong taon, may apat po tayo na gasoline station na magbubukas po rito. Tapos yung G&F, nandito na rin, nagko-construct na rin sila. Tapos ang balita ko, yung Save More, maglalagay din sila dito sa Dolores. Pagkatapos yung Nobo rin, mag-invest din po sila rito. Sa pag-angat ng ekonomiya ng bayan ng Dolores, siniguro ng LGU na hindi maiiwanan ang kanilang mga mamamayan. Sa pagbubukas nito para sa malalaking investors, isa sa mga kasunduan upang mabigyan sila ng business permit ng bayan, ang paglalagay ng kanilang mga mamamayan bilang prioridad sa job hiring at job opportunities. Yung po yung rason kung bakit nag-invite po ako ng mga investor, kasi gusto ko po rito sa bayan ng Dolores mabigyan ng mga trabaho yung mga tao natin. Upang matiyak na kasabay sa pag-asenso ng bayan, maging mga lokal na negosyante at mga mamumuhunan, kasalukuyang itinatayo sa pusod ng bayan ng Dolores ang isang malaking market area na magsisilbing sentro ng komersyo at kalakalan ng bayan. Ito yung makita, ito yung may showcase natin sa mga tao na yung area na yan dyan, yung po yung para talaga sa business. Yan po kaya nag-loan po tayo ng 100 million, may tatayo po tayo dyan sa tapat ng Pure Gold na bagong building. Unahin ko muna yung mga negosyante dito sa bayan ng Dolores kasi hindi ko po pwede pabayaan yung mga negosyante natin dito sa Dolores. Sila po muna yung unahin natin. Sa gitna ng mga hamon na dala nitong nakalipas na 2 taon na dulot ng pandemya, ang hindi inaasahang pagsulputan ng iba't ibang business establishments sa bayan na pagmamay-ari ng mga lokal. Isa na ang tanyag na coffee shop na The Good Cup na dinarayo hindi lamang ng millennials kundi maging ng coffee lovers. Apat kaming mag-business partners na mahilig po kami magkape. Isang araw, parang paano kaya mag-put up na lang tayo ng isang business. Doon nagsimula na nagkaroon ng brainstorming, anong pangalan, sino ba yung target customers. Mula sa pinagsama-samang ideya at konsepto ng mga may-ari, nabuo ang ngayon The Good Cup Tea and Coffee na matatagpuan malapit sa mismong sentro ng Dolores. Dito naghahain ng iba't ibang inumin, tulad ng milk tea at frappes na paborito ng mga kabataan, ilang pastries at hindi pwedeng mawala ang paboritong almusal ng mga Pinoy, ang kape. Yung coffee beans po namin, they are parang galing po sa Baguio. So, yun, di ba? So, we have a supplier in Baguio. Yeah, it's sikat na supplier naman po. We come up with a minimalist inspiration dito sa Dolores. Sa mga nagnanais na mag-chill at mag-relax, patunay sa tagumpay at mainit na pagtanggap ng kanilang mga kababayan na kahit wala pang 1 taon, nakapagbukas na ito ng isa pang branch na matatagpuan sa karating bayan nitong oras. We underestimated. So yun po yung term po. Underestimated po yung lahat ng nangyari dito sa shop na to. Bakit underestimated? Kasi hindi namin nakalain na marami pala yung magpa-patronize. Kaya ang payo ng isa sa mga may-ari ng The Good Cup sa mga nagnanais na pumasok sa pagdinegosyo, great things starts from the small beginning. So magsimula sa maliit and then focus and then at the same time commitment. Yun na yung mahalaga eh, yung tiwala. Nagtitiwala ka sa staff mo, nagtitiwala ka sa suppliers mo, yung give and take. Sa pag-asenso ng ekonomiya, hindi lamang ng bayan ng Dolores, kundi maging ng buong Silangang Samar, patuloy ang paghikayat ng kanilang provincial government sa pagdami ng mga namumuhunan sa kanilang probinsya. Kasabay nito ang pagdami ng job opportunities para sa mga estihanon. At kaakibat ng pagdami ng mga trabaho, ang pag-angat ng kalidad ng kanilang pamumuhay.
Isang malaking hakbang para wala nang muling malinlang pa sa paggawa ng hindi naaayon sa batas. UNLAD Pilipinas. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa, mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan. Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Isyu One-on-One, tuwing Linggo. Dito lang sa PTV. Isyu One-on-One. Napapanahon, patas at tapat na paglalahad. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng maiinit na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas! Dito lamang sa PTV. UNLAD Pilipinas. Sa patuloy na pag-iikot ng UNLAD Pilipinas sa bayan ng Dolores sa probinsya ng Eastern Samar, hindi maipagkakaila na kahit sino mang bibisita sa bayan, mamamangha sa hitik nitong kultura at mga natural na tanawin. Dahil na rin sa lokasyon nitong nakaharap sa karagatang Pasipiko, hitik ito sa mga baybayin. Ilang mga isla at kabundukang angkop para sa mga nagnanais na mamasyal at makiisa sa kalikasan. Napackage namin talaga yung highlight namin. One is Hilabaan Island, the other one is Tikling Island. For both islands, may different siya na mga features, natural features na pwede natin puntahan. Ang Hilabaan Sandbar ay isa sa mga tanyag na pasyalan sa bayan ng Dolores. Sino nga ba naman ang hindi maienganyong magtampisaw sa malaasul na kristal nitong tubig habang masayang binabaybay ang malapulbos na white sand sa kanilang sandbar? Bahagi rin ng isla ng Hilabaan ang nagagandahang rock formation na tiyak na pupukaw sa atensyon ng kung sino mang makakakita. Mayroon ding iba't ibang beach resorts na matatagpuan sa isla na may cottages na maaring marentahan. Isa pang dinarayo na beach resort sa Dolores ang Linaw Beach na matatagpuan sa isla ng Tikling. Yung Linaw Beach dati may tulay siya na nag-bridge from Tikling main island tapos yung adjacent island niya. Pero because of, if I'm not wrong, Typhoon Yolanda, nasira siya. So medyo may makikita kang ruins ng bridge sa baba. Bukod sa beach resorts, may ilang private resorts din na matatagpuan sa bayan ng Dolores na maaring mag-swimming, magrenta ng rooms at cottages, mag-relax at mag-enjoy kasama ang barkada o pamilya. Mostly yung development ngayon is hindi pa siya from LGU level. Mostly private initiative siya, which is napasalamat din kami sa vibrant na support ng private sector. Ang Sana All Resort ang isa sa madalas na puntahan ng mga nais na magtampisaw sa tag-init. Dahil na rin sa sikat na ekspresyon ng mga kabataan ngayon na Sana All, naging patok itong pasyalan. Yung maliit kong anak, palagi siya nagsasabi na sana all si ate may jowa, sana all si ate ganun. So, I was saying, sabi ko, bakit na lang hindi sana all ko pangalan? Kahit nakabubukas lamang noong taong 2020, naging mainit ang pagtanggap ng mga Doloranon sa kanilang resort. Naging kilala itong lugar para sa family at company outings, team buildings at seminars. Hindi ko siya in-expect talaga na makakatchis yan ng tao. Pupunta dito yung mga Katbalogan, Kalbayog, and then yung mga galing sa Gamay, Giwan, actually Borongan as well, na nila iba-iba ng yung pupunta dito, na we will known na siya.
Bagamat bukas na para sa mga bisita ang resort, mahigpit pa rin itong ipinatutupad ang public health and safety protocols na ibinababa ng LGU at IATF. Pero very maingat ako sa pag-ano ko ng tao. Sunod pa rin sa protocol yung business ko. Bukod sa swimming pools, mayroon itong cottages at mga kwarto sa mga nagnanais na mag-overnight. Mayroon din silang function hall para sa parties at events. Inimbitahan ko po, Obos, at mga taga-Eastern Samar nga bumisita po Hitamon Resort nga Sana All Resort. Magiging masaya po kamo, in makadi kamo, nga may da po namin i-offer hai yung maupay nga servisyo. Para naman sa mga mahilig sa outdoor activities na may kasamang thrill, matatagpuan din sa bayan ng Dolores ang Pahiyukan Eco Park. Dito, maaring mag-trekking habang ini-enjoy ang picture-perfect na installations at mag-bonding kasama ang mga kaibigan o pamilya. Ang mga high school kami, yung high school days namin, madalas namin ito pinapasyalan ng mga kabarkada ko. Nung mabili ito ng tatay ko, doon na namin na-discover na maganda pala yung kanyang landscape. Kaya yun ang naging umpisa. Nagmula ang pangalan nitong Pahiyukan sa salitang waray na nangangahulugang katuwaan o enjoyment. Perpektong atraksyon ito sa mahihilig sa pagkuha ng litrato. Dahil sa oras na marating ang tuktok ng bundok, makikita ang malawak na karagatang Pasipiko at 360 view ng bayan ng Dolores. Pwede silang minsan yung mga napunta dito, yung mga nagbo-birthday parties, dito nila ginaganap. Yung mga family gatherings, kasi may naman kami mga cottages, tapos mayroong malaking cottage. Tapos yung iba rin naman, nagka-camping sa gabi. Lalo na kapag full moon, mas maganda kasi maliwanag sa gabi. Upang mas mabigyan pa ng magandang karanasan ng mga bibisita sa Pahiyukan Eco Park, kasalukuyang inaayos pa ng namamahala ang karagdagang mga atraksyon na tiyak na kagigiliwan ng mga turistang bibisita. Gusto pa namin magtayo dito ng zipline, opo, tapos sa ibang yung mga parang adventure trail na mga activities. Gusto ko po sanang imbitahin kayo na mamasyal dito sa Pahiyukan Eco Park dito sa Dolores Eastern Samar, kasi ito lang ang eco park na makikita natin dito sa Dolores, at napakaganda ng makikita niyong tanawin, makikita ang buong bayan ng Dolores. Sabi nila, ang kultura at kagandahan ng bayan ng Dolores ay hindi lamang nasisilayan at nararanasan. Maari rin daw itong tikman. Dahil dito sa kanilang bayan, niluluto at inilalako ang ilang mga kilalang pangmeryenda at panghibagas. Una na riyan ang bersyon ng Dolores ng sikat na kakaning Pinoy na biko at palitaw. Mas masarap ang biko dito sa Dolores dahil yung malagkit, sobra ang ano niya. Hindi yung pikba at saka maano sa gata, mayroon ugot. Yung nasa toppings ng ano namin, biko, onyog. Ang palitaw naman, hindi naman masyadong ano dito sa Dolores, pero pinopromote ko siya na maging makilala dito sa Dolores. Sa halos mahigit limang dekada na pagluluto at pagtitinda ni Aling Lin ng biko at palitaw, siyang naging saksi kung paano lubos na tangkilikin hindi lamang ng mga Doloranon kundi pati ng mga bumibisita sa kanilang bayan ang kanyang mga gawang kakanin. Hinahanap-hanap yan kasi masarap daw. Naiiba sa lahat. Yung palitaw ko, pag nagluluto ako, ubos yan kaagad, tsaka yung biko. Tanyag din na local delicacy na tanging sa bayan ng Dolores lamang mabibili, ang puto yaning. Isang pagkaing pinauso ni Lola Yaning gamit ang kanyang original na sangkap at recipe. Since 1960 pa po siya, minana ko sa lola ko. Ang tawag sa Dolores ng lola ko ay Yaning. So nagkataon si Lola Yaning ay nag-umagawa ng kakaibang puto. So pag yung mga Dolores nun, pag umaano sila, pag gusto nang bumili, sinasabi yan, bumili kayo ng puto sa bahay ni Lola Yaning. Bagamat lumisan na si Lola Yaning, nananatiling buhay ang kanyang secret recipe, sa katauhan ng kanyang apo na ipinagpapatuloy ang paggawa ng espesyal na puto. Meron po siyang palaman na coconut. Ang pagkakaiba sa puto ko kasi toasted po siya, ginawang cookies. Instead na puto lang na isa-serve natin, pero yung puto Yaning po, yung
pwede po siya tumagal ng 6 buwan dahil inano siya, tinosted. Nagdaan man ng maraming dekada, nananatiling buhay ang ipinagmamalaking recipe ni Lola Yaning sa bayan ng Dolores na ipinagmamalaki hindi lamang ng kanyang mga kaanak, lalong-lalo na ng kanyang mga kababayan. Wala po itong katulad. Pag tinikman niyo po ito, kakaiba po yung lasa niya, masarap po siya. Kung gusto niyo pong bumili, mag-ano po kayo sa FB page namin sa Yaning Delicacy. Produktong ipinagmamalaki rin na gawa ng Malaintos Organic Rice Farmers Association o MORFA ang kanilang rice pinyato. Ang pinyato kasi sir, ang raw materials niya is rice, pop rice, and then anong tawag doon sa kalamay. Upang matulungan ang mga miyembro ng asosasyon ng mga magsasaka, minabuti ng opisina ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP na bigyang kasanayan at kagamitan ang mga miyembro. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong dagdag pagkakakitaan ng mga miyembro ng MORFA habang unti-unting nakikilala ang kanilang produkto sa probinsya ng Eastern Samar. Natulungan kami ng CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, para at least ma-develop yung ganong klaseng product. Sila yung nag-introduce sa amin ng ganitong product, so in-adapt ng Barangay Malaintos yung ganitong product. Kasi nakikita namin, sir, na malaki yung magiging impact din nito sa amin as a farmers association. Sa gitna ng tagumpay at magiliw na pagtanggap ng mga istihanon sa kanilang produkto, lubos na nagpapasalamat ang mga miyembro ng asosasyon ng mga magsasaka sa pamahalaan dahil malaking tulong ang naging karagdagang pangkabuhayan sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Maraming salamat sa kanila kasi 'di ba ang laking tulong actually kasi as a farmer, 'di ba? As a magsasaka, yung tulungan ka ng isang ahensya ng gobyerno para at least ma-uplift yung buhay nyo, yung paano ba yung pamumuhay nyo, is isang malaking factor para sa amin. Maupay nga kilupay yung atanan, pumalit or tadihan at amon pinyato ang Barangay Malaintos. Salamat. Bukod sa mga magagandang tanawin, lokal na mga pagkain at kultura, isa pang dinarayon ng mga turista sa bayan ng Dolores ang kanilang naging kaugalian ng taunang Christmas Village tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tampok ang iba't ibang raw materials na matatagpuan sa kanilang mga lugar, nilalahukan ito ng mga barangay. Tulong-tulong at bayanihan na mapaganda ang kanilang pambatong Christmas house. Nagsimula to nung last year. O yun nga, dahil sa kasagsagan ng COVID, nakita natin sa mga tao natin na exhausted na sila. Diba? Dahil nga sa COVID. Yung naisip ko na maglagay tayo ng Christmas Village para makita ng mga tao na pagkatapos ng pandemya, may pag-asa pa. Pero para sa mga Dolores noon, naging mas espesyal ang kanilang pagdiriwang nitong Pasko ng nakaraang taon. Dahil matapos ang halos 2 taon muling magkakasama ang mga magkakababayan na damhin ang panahon ng Kapaskuhan. Kailangan natin yan para naman yung perspective ng mga tao. Kasi palagi na lang iniisip nila, problema, COVID, o yung hindi na sila makalabas ng bahay. Kaya yun, naggawa tayo ng mga programa para ma-address to. Isa na rito yung sa Christmas Village. Sa isang bayang kalungkutan ng kahulugan ng pangalan, mahalaga na gampanan ng bawat mamamayan ang kanilang tungkulin upang sama-samang makaahon mula sa mga marka ng kahapon na ang hatid ay mapapait na mga alaala. Kasi ko Dolores nun, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa lahat po ng inyong tulong at kooperasyon, sana po magpatuloy po ang inyong disiplina, magpatuloy po ang inyong kooperasyon sa atin munisipyo. One of the reasons why these big investors have decided to put in their money here because they know that peace is at hand. Ito kasing Dolores, this is the third largest municipality. In fact, in ERA, this is the second now to Borongan City. This is the rice granary of the province. This practically supplies all our agricultural needs, particularly rice. And this is also rich in terms of fishing resources. The potential is here and this has produced a lot of professionals also. So the potential really is here.
Saksi ang bayan ng Dolores sa mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng Silangang Samar. Mga pangyayaring minsang nagpaangat at minsay nagdulot ng sugat sa lalawigan. Ngunit sa bawat galos na natamo nito, ang agarang pagtingala, isang posturang patunay na umaagapay ang mailalang sa bawat panahon at pagsubok na darating. Sapat na rason upang ipagpatuloy ang mga nasimulang misyon at inaasam na pangarap. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kaba ng bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang UNLAD Pilipinas!